maraming mga bagong nagmumotor. Bigyan natin kan idea. Langan, hindi pa nila alam yung basic maintenance. Yung scooter, matagal natin magagamit yan pag na-maintenance natin maayos. So what's up mga boss? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. This video mga boss, hindi to clickbait. Hindi to clickbait. Bigyan kami kayo ng information ulit. Bigyan kami sa inyo ng information. Window shop. Today mga boss, meron tayong video. Ang video na ito mga boss, konting idea at konting information lang. Maraming mga bagong nagmumotor. Ayon sa survey kasi, Feb 7, 2000 motorcycle market, nakapag-sold ng 1.6 million units ang Honda. Honda pa lang po yun. So, meron pang mga Yamaha, Suzuki, tsaka syempre yung pinakamalupit na manggaya, yung alam nyo na yun. So today mga boss, bibigyan natin kayo ng idea. So dito sa 1.6 million na unit na to na bago, so malamang yung iba dyan, bagong motor, binenta yung luma, so may idea na sila about sa maintenance. Pero i-welcome natin yung mga bago na medyo nag-aalangan. Hindi pa nila alam yung basic maintenance. Kaya I suggest mga boss na pwede kayong mag-comment, share natin yung video na to para magkaroon din ng idea. Alam naman natin yung scooter mga boss, matagal natin magagamit yan pag na-maintenance natin maayos. Tapos pag-uusapan natin yung syempre bago, mayroon silang sinasabi na hard break-in, normal break-in, ano ba talaga ang dapat na pag-break-in sa mga bagong motor. And again, bago tayo mag-start, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at mag-follow kayo sa aking YouTube channel. Click nyo mga boss yung ating bell button para updated po kayo sa lahat ng video na ginagawa. Again, May 31 meron tayong raffle ng helmet sponsored by PBG. At sa lahat ng gusto magpa-check up sa shop, free po tayo sa lahat ng check up. Tapos, libre po tayo, free labor sa lahat ng mga motor na masisiraan dyan sa daan. Kahit ano pang sira, libre po ang lahat ng labor. Piyesa lang ang papalitan. Then, meron tayong discount sa lahat ng frontliner. So, ngayon mga boss, yun nga, sabi ko nga kanina, Feb 7 to 2020, latest po nga boss ha, 1.6 yung nabenta ng Honda. Eh, wala pa yung Yamaha, wala pa yung Suzuki, wala pa yung ibang brand. So kaya kung napapansin nyo, napakadami talagang mga nagmumotor. Ngayon, yung mga bago na bagong salta sa nagmumotor na hindi na nagko-commute, congrats po sa inyo, tama yung pinili nyo. Makakatipid po talaga kayo. Una muna dyan, makakatipid kayo sa gastos. Kasi kung gagamit ka ng motor, makakatipid ka talaga. Pero congrats po sa inyo. Lalaki naman yung gastos nyo sa pag-accessories ng what? So later on pag-uusapan natin yung regarding sa accessories. Ano bang magandang safe na accessories? Gagamit ka ba mga accessories? Ano bang magandang brand na accessories? Ano bang basta regarding sa accessories pag-uusapan natin sa next vlog. Ngayon ang pag-uusapan lang natin yung mga bagong motor, paano ba ang break-in? So meron kasi sila sinasabi na hard break-in kasi paglabas daw ng kasa, although bago ilabas daw sa kasa, na-break-in na daw yan. So, yun ang sinasabi ng iba. Which is, may point naman yun. Kasi, nga naman, pag nilabas yan, dinadyno muna yan. Pero, meron sila sinasabi na hard break-in daw, patakbuin na daw ng matulin. 100 na, kung ilan yung 100. So, mga boss, base sa mga na-experience namin ha, base sa na-experience namin, lahat ng mga matatanda na gumamit ng motor na ang takbo lang is 50, 60, 70 hanggang namit nila yung 1,000 kilometer, yun yung sinasabi na break-in. Lahat ng na-experience namin na nagpagawa sa amin na ganun, matagal ang motor, maganda ang motor, maganda ang performance ng motor.
Base yan, bigyan mo po kayo idea. Nagkaroon ako ng unang motor, Honda Beat, ang may-ari din matanda, which is grabe. Ang takbo lang daw is 50-60. Yung una kong motor, napakaganda ng makina. Ay, hindi ko alam kung ano eh. Basta, hindi siya sirain. Hindi siya sirain. Tapos ngayon, ito ang bago kong motor. Abit din. Matanda din ang may-ari. Nakuha namin siya sa bilihan ng motor dyan sa Tagigay. Nga pala, gagawin din natin ng content yon. Yung bilihan ng murang motor. Itong motor ko kasi mga boss. Yung motor ko na to boss, mga boss, nabili ko lang ito ng 12,000. Honda Beat 12,000. Gagawa natin ng content yan. Abangan nyo mga boss yung content natin yan. So balik tayo. So matanda din yung gumamit ng motor na to. Umabot siya ng 2,300 lang ang milyay. Galing pa to sa ano, sa Tarlac. Kasi, so napunta sa repo. So experience ko mga boss ha, pag maganda ang break-in, maganda ang kalalabasan, maganda ang performance. Pansinin nyo, magtanong po kayo sa mga nag-hard break-in, kamusta naman? Bibigyan po kayo ng pangalawang idea. Yung kargado, pansinin nyo, yung mga kargado, binibreak-in ng 1,000 km bago natin ibakbak. Bakit po? Kasi para mas maganda yung lubricant, yung takbo ng piston ring sa block. Pero pag nakuha natin ng 1,000 na magandang break-in, maganda ang takbo ng motor. Napansin nyo ba yun? Naka-experience ng kargado, pansinin nyo maganda talaga yung magandang break-in. And again, sa lahat ng mga bagong nagmumotor dyan, i-break-in po natin ng maayos. Ingatan natin ang motor natin. Although, mas maganda talaga pag maganda ang break-in. Dapat, pag bagong labas mga boss, patakbuhin natin ng 500, change oil tayo. Tapos, after 500 km, 1,000, change oil po ulit. Then, yung pag-change oil na, depende na po sa langis. Kung halimbawa, 1,000 km, change oil, sundin po natin yun para maingatan natin yung ating mga motor. Tapos, after 5,000 km, ipacheck natin yung panggilid para maiwasan natin yung iba-ibang mga iba-iba pang mga sira. Tapos, pagdating po natin ng ito pag-usapan natin sa FI. Pagdating naman natin ng 25,000 km, ito na po ang ipapagawa nyo. Magpapa-throttle body cleaning na kayo. Magpapalit na kayo ng fuel filter. So, yun po nga boss, ang basic na maintenance. Tapos, tandaan po natin yung belt. Yung mga belt is 25 to 30,000 kilometer bago natin palitan. Tapos yung regular check-up nga yung sinasabi ko, yung 5,000, para ma-check natin yung panggilid kung siran. So yung air filter, every 5 to 10,000, check nyo kung madumi na. So air filter, 5 to 10,000. Tapos, yung mga brake pads, brake shoe, estimated dyan is 30,000. Huwag po kayong gagamit ng local na brake shoe at saka brake pad. So gamit tayo ng genuine na brake shoe at saka brake pad. So kung hindi tayo, kung wala tayo makuhang genuine, meron naman tayong mga recommended na brake shoe at saka brake pad. So may mga video na po ako dyan mga boss. Check nyo yung mga video ko sa aking channel. Andyan na po lahat ng pag-maintenance. Para po maiwasan natin yung pagkasira ng motor. And again, pag maganda ang pag-alaga sa motor, tatagal ang motor. Parang katawan natin. Pag inalagaan natin yung katawan natin, hindi tayo magkakasakit. Siguro kung magkasakit man tayo, minimal. Ganun din ang motor. Pag inalagaan natin, hindi yan magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Sana naiintindihan nyo mga boss yung konting idea na isinishare namin sa inyo. And again mga boss, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow nyo kami sa aming Facebook page. Click nyo yung bell button para updated po kayo sa lahat ng video na ginagawa. Shoutout lang natin mga boss. Again, yung ating mga taga-subaybay. So, shoutout kay John Nel Marquez Manalo. Shoutout sa iyo, Pops. Shoutout kay Eugene Mirada Factor. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout kay Kyrki
Dinglasan. Shoutout po sa iyo, Pops. Shoutout kay Nit Dularsa. Shoutout po sa iyo, Pops. Tapos, shoutout natin si Lainmark Pakate. Shoutout sa iyo, Pops. Shoutout kay Gison Riyahan. Shoutout sa iyo, Pops. Shoutout kay Aril Tom Sanaw. Shoutout sa iyo, Pops. So, yun mga boss. Salamat po sa panonood nyo. Sana nakakatulong ako sa inyo ng konting bagay para maingatan natin yung ating mga motor. At tumagal to para mapakinabangan natin ng gusto. At salamat sa mga bumibisita sa shop. Salamat po sa tiwala nyo. Pasensya na po talaga sa lahat ng hindi namin nare-replyan. Pasensya na po talaga sa lahat ng hindi namin ma-entertain. Pasensya na po mga boss. Sana naintindihan nyo po kami. At gagawa pa tayo ng paraan para ma-servisyuan ko kayo lahat. Para hindi po sayang yung pagpunta nyo. Nakakaya kasi yung iba ang haba ng pila. Nakakaya talaga na hindi siya ma-entertain. Kung maaari, kaya namin. Pero limited lang kasi yung oras natin mga boss sa panahon natin. Sana naintindihan nyo po ako. At pasensya na po talaga. Again, Window Shop, salamat po sa panonood.